Magandang umaga po sa ating lahat. Narito na naman po tayo sa panibagong video po ng ating pagluluto. Panibagong reseta na naman po ang ating gagawin ngayon. At ito po yung ating nilagang baka. Yung karaniwan po sa atin na pagluluto. Yan po, gagawin po natin nilagang baka. Yung karne po ng baka natin, dito po siya. At yung mga buto-buto mo ng baka nandito para makagawa po tayo ng kaldo. Dahil malamig po ang panahon, kaya tamang-tama po ito. At lalagyan ko na rin po ng kunting lunchas po ng hamon. Ito po ang ilalagay ko mamaya. Pero masyadong malaki, kaya tanggulang po siya dahil masarap po ito mamaya na kainin. Pero sa ngayon po, medyo maalap po po. Ngayon maalap pa po ito, kaya mamaya natin pwede kainin. At saka yung isa po, yung mga ingredients po, karaniwan sa atin, nandito na po yung ating repulyo, tapos yung sebuya, ito yung ating carrots at sanoria, yan po, sebuya, nandito na rin po lahat yung ating mga gagamitin. At gagawa po tayo ng kunting ensalada po ng mga gulay, yung berros, halo-halo po dito. Para pang diet daw po. Ayan. Ayan po siya. Yung salada natin. Ayan. Lalagyan natin ng ng granada. Yung prutas po na granada dito. Ayan. Yung parang mais po yung mga sabugya na ilalagay. Na kwan. Yung granada na prutas, hindi yung granada na yung sasabog, po. At saka isa pa po yung special na gagawin natin, ito po yung relleno natin na ternera. Ito po, relleno, nalagyan po ng nuez, saka mga kwan. Iuurno po natin ito. Yan, pangsama natin dito. Kasi po, ito medyo matagal na lutuin. Samahan nyo na po ako at ilagay ko na po itong ating baka. Ito, ating baka. Yan. Sige po. Ito po, kurtarin ko muna dahil may mga natira pa na hindi po na-kurtar para dito sa ating kaninang baka. Ito po, lagay ko na dito. Ating ko lang po ito ng konti. Yan, para maglagay po dito sa ating mamaya po siya. Tapos yung carrots po panlagay natin dito sa ating ensalada. Gagay natin po naman po ng manipis, pero kunti lang ito po, pero ingat lang dahil medyo malalaki itong saluria natin, carrots. Yan po, para dito sa ating ensalada, para may kulay po siya, Yan, malinipis po. Yan yung manipis na pa, para maganda po yung ating ensalada dahil kakainin natin ito ng press. Siguro tama na po to dahil pang kulay lang naman po, ilagay ko na dito sa ating salad. Yan. Yan po siya. Yan po. Ngayon po, samahan nyo na ako. Ilagay ko na po itong baka doon sa ating pressure cooker. Ito po. Gamit na lang po tayo ng pressure cooker dahil medyo matagal po kasi itong maluto. Ito na, pinainit ko na po yung ating kanina at saka yung ating kalandin po, pinainit ko na. Lagay ko lang dito dahil i-oven din natin yung isa, yung parang roast beef, pero may relleno na kasi, kaya hindi na roast beef yun. Relleno na yun. Ito na po, ilagay ko na yung ating mga karne. Yan na. Pulahin ko na lang yung ating hamon. Yung buto ng baka. Ito siya. Yan, pagsamasamahin na natin. Tamang-tama sa panahon niyan, kitchen roll eh. Oo. Tamang-tama yung malamig ngayon eh. Malamig.
Yan, palambutin lang po natin. Ayan, lagay ko na po itong ating ano ta, para mas maganda. Ito po, baliktad. Dahil unahin natin yung ano ngayon. Ito. Ano yung kitchen roll eh? Yung dahon na yun? Celery. O apio. At saka ito yung parang ang tangkay ng malaking sibuya. O puwero kasi yung tawag dito. Hindi ko lang alam sa English niya eh. Yan. At saka itong ating sibuya. Titira lang po natin yung ating carrots ano. Para mamaya na yung carrots. Pag medyo malambot ng konti. Yan po siya. At lakasan ko na po. Ayan. Habang niluluto na, pwede na rin natin agahan na lagyan na ng ating kunting kaldo ng pampasarap. Kunti yung paminta. Paminta po na ito po yung bilog-bilog. Huwag po yung nadurog. Ito siya. Yan. Kunting gagawin natin ng isang dahon ng laurel. Yung paminta, yung dahon lang. Isa lang. Kalahati lang. Yan. Nilalagay. Tapos, lagyan na rin natin ng kunting asin. Sabay-sabay na dyan. Para may lasa na kaagad. Wala nang problema mamaya. Bali, itong ilaga mo, kitchen roll eh. Bali, estilo mo to na luto na kwan. Oo, estilo ko lamang po ito. Dahil pang madalian na ito eh. Hindi na kwan. Estilo ko lahat to. Ganyan. Dyan, mga... Sabay-sabay na. Mga guys. Yan ay balistilo ni Kitchen Rolly yung pagluluto ng nilaga. Kasi gagamitan natin ng pressure cooker kaya takpan ko na at nang mahal ko na. Mga ano lamang po siguro ito dahil matigas yung baka, sigurado yun. At saka yung karni ng hamon, matigas din yun. Kaya tatagal din naman ng mga nasa 20 minutes po. So, ito po guys, lalagay na rin natin yung ating relleno na ternera. Yan. Pero bago natin ilagay dito sa panlagyan natin, kailangan lagyan na natin ng ano, mantika para hindi masyadong nandidikit, ano. Yan. At saka, yan po, katunggal natin dito. Dahil po, nabalot na po siya ng ilo, o anong tawag dito, yung parang, ano, para hindi po lalabas yung mga karne, ano, dahil niroon ko po na ganyan, para hindi po siya lalabas. Yan po siya. Yan. Meron na po siyang mga ingredients sa loob na inilagay ko, asin at saka ano. Doon na lang po sa salsa niya na gagawin ko mamaya ang titimplahan natin. Sige po, at samahan niyo ako. Dito na rin sa ating oven. Lalagyan ko na rin po ito dahil pinainit ko na rin. Yan po siya, yung ating relleno ternera. Ayan. Ito po ang maganda dahil halos kumpleto yung gamit natin. Ano? Yung sa ating oven po, sa taas at sa kababa po yung may grill niya. Kaya mainit niya. Yan. Ano. Sige at itutuloy ko lang ayusin yung ating ensalada. Ito guys, itutuloy ko yung ating ensalada. No? Ito. Meron na siyang kunting mansana. Lagyan ko na rin po ng sibuyeta, yung medyo bata po na sibuya, hindi pa masyadong matigas. Para ilagay po natin dito sa ating ensalada. No? Yan po siya. Kuliana po ang tawag nila dito. Pag kinortar natin ng ganito na pahaba, kuliana po ang tawag. Ito guys, tuloy natin na kortarin yung ating kamatis. Ayan, para dito sa ating salad. Ayan. Ito na dito. Dire-diretso na lang pa, no? Para wala nang masyadong ano.
Ito po, lagay ko na rin. Ito po, yung ating granada na parang mais na pula. Lagay ko na lahat. Matamis po ito. Matamis na pulita po ito. At balatan ko lang ito ang ating mansana. Para ilagay natin dyan. Pabilog. Ano ba? Alisin natin yung nasa gitna. Ito siya. At tortarin na rin dito natin ng pabilago na rin po. No? Diretso na natin dito. Mamaya ko na lang po lagyan ko ng mga ingredients yung ating asete o mantika. Pakaluhaluin ko na lang po ngayon dito. Masarap po ito mamaya at maging colorful. Tignan niyo po. Sarap na kwento. Parang pagkain po ng baka, ano? Yung mga tao dito ay mahilig sila sa mga ganito. Mukhang masarap din sa tinagay mong kitchen roulette, yung kulay red. Oo, yung granada. Ah, granada. Granada na konyon. Di kaya sasabog sa tiyan niya? Sasabog sa tiyan dahil pag nasubrahan mo ay sigurado. Ayan po siya. Mamaya po natin ihalo ulit pag meron na pong asin, kunting ating mantika, olive oil po para sa ganitong sarada, at kunting vinagre o di kaya suka. Mamaya po para hindi siya malanta, dahil paglagyan na natin masyado maaga pa, hindi pa naman tayo kakain. Magluluto muna tayo. Sige, at tutuloy natin doon. Ito, ating mantikilya, butter. Ayan po siya. Lagyan na rin po natin ng sugar o asukar po. Control lang natin para sa dami po ng gagawin natin na kwan sauce para dito sa ating karne. Marilino. Ayan po siya. Hayaan lang po natin na ano ng konti. Kasabay niyan, lagyan na natin ng ating arena. Ito yung ating arena. Ito siya. Ayan. Para po puti yung ating sauce. Ano? Kung gusto niyo po na medyo may kulay po, medyo brownish o medyo maitim yung sauce ninyo, mayroong din style po na iba doon. Pwede nyong palaputin muna o sunugin muna ng konti yung asukar bago nyo ilagay yung arena o di kaya yung butter. Unahin nyo muna yung asukar pagkatapos yung butter. Yan. Pero para hindi itim yung ating sauce mamaya, gamitan natin ng unahin muna natin ito ng ganyan. Hindi natin ginusong maigi yung ating asukar. Ayan. Saka po natin taasan ng konti at lagyan na po natin ng ito, yung taldo ng karne na nilalaga natin. At ito siya. Ayan. Mamaya po, kunti-kunti ito na lalapot siya. At tamang-tama ito pang sauce natin doon sa ating, sa ating karne.
Ah, sige, tapusin po na ito. Ah, ito na guys yung ating nilalang baka. Kumukulo na po. Itagay ko na yung huli na ating ingredients. Ito po yung ating repulyo. Malambot na po yung baka, siguro. Hindi ko masyadong ano. Pero inurasan ko lang po ano. Ito yung ating nilalang baka. Hintayin lang po natin na kukulo po ng konti. Saka po natin i-serve. At ito na rin po yung ating ginawa na sauce na dito sa ating relleno. Ano. Ayan. Ano lang sabi ko, medyo puti po siya. Pwede po kayong gumawa sa mga relleno. Pwede po kayong gumawa ng mansana. Ay bas na arin na po, kailangan na inailagan nyo yung konti yung mga mansana o carrots. So, depende kung anong mga sauce ang gusto ninyong gawin. Basta ilagan nyo lang po, the same procedure lamang po, ganun lang po. Ilagyan nyo yung konti mantikilya at asukar sa kanilang tahan. Kung anong flavor po ang gusto ninyong gagawin. Ayan. Para sa mga sauce po na gusto nyong matikman, okay po lahat. Kahit na anong bagay, basta ganun lamang po ang paggawa. Kailangan nyo ilaga, panambutin nyo, at saka durugin nyo ng i-blender nyo, hindi kaya durugin, kung wala, okay lamang po yung ganito, mga durugin nyo na ganito. Yung gamitin nyo, para pangkalapot. Ayan po, medyo masyadong malapot po. Lagyan ko ng punting tubig pan itong ano natin. Ayan. Yung konti, kasi masyadong malapot siya. At tapang ko na rin po ito ng konti muna. Hintayin natin na kumulo at saka po natin i-serve. Ngayon, yan, tama na po ito. Pinatay ko na po siya at itabi ko lang po ng konti dito. Dito ko ilalagay yung ating yan, itabi ko lang pa. Dito ko ilalagay yung ating nakalagay po dito sa ating oven. Ano? Ito na po yung ating karne. Yan. Wow! Ito po yung ating relleno. Yan po siya. Yan. Katulad po yung nakita ninyo, meron pong natirang-tirang mga mantika dito. Pwede nyong lagyan po ng konti doon para magkalasa ng ano nito. Yan, pepperoni. Yan. Yung ating relleno. Alisin ko lamang po at gagayakin ko na, kukunta rin ko, ilalagay ko doon. Saka ibabaw yung ating relleno. Ito na po guys yung ating relleno na karne. Ano? Alisin ko lamang po yung ating pinantali dito. Ito po. Meron po kasi kaming nabibili dito na parang supot. Kaya madali lamang po, sinupot ko na ganyan tapos inilagay dito sa loob. Ayan. Ayan. Yan po siya. Alisin ko muna. Ayan. Ito po yung mga nakalagay na ingredients niya. Yan na po siya. Ayan o. Bilog. Tignan po natin kung luto na po sa ilalim. Ano po. Ayan. At ito po ilalagay sa ating plato. Medyo malaki po. Ipinito niya lang. Gagamitin po na ang tawa. Ito po ang gagamitin. Ito po. Tignan natin. Tignan. Ayan. Ayan, medyo mahirap na iwain din eh. Ayan po siya. Nakikita niyo mga ingredients niya. Ayan. Parang imbutido naman na kwenta kung ginawa ng imbutido ng imbutido. Ayan. Ayan. Mukhang masarap yung kitchen roll yan. Oo, masarap. Kasama dun sa salsa niya. Mainit kasi kaya hindi ko mahawakan eh. Saka mapurol na itong kutsilyo para dito eh. Ayan. Ito na guys yung kanyang sauce, yung salsa. Lalagay ko na po dito. Ayan.
Yan, para maganda yung pagkalagay niya. Yan, kasi para hindi mabigla na matulo ang lahat. Yan, halo po natin lahat. Yan po siya. Yan. Pinin ko pa ng konti para makuha lahat. Dahil lumapot na po kasi eh, dahil na lumabig na doon. Masarap po yung sauce niya kaya bigayin ko lahat, sayang para mabasa niya lahat. Yan, yan na po guys. Kunting linis naman po para maganda naman po yung pagka presentar niya paglabas. Yan po, at kunting dahon ng ating perikin. Yan lang po. Ayan. At ready to eat na po. Kain na po tayo. Mga kakusina, nandito na tayo. Tapos na naman po yung ating pagluluto. Ano? At tayo'y kakain na naman po. Nandito po yung ating unang luto. Yung ating hilagang baka. Yan po. At yung ating relleno po na ternera. Relleno po ng pasas po ang nilagay ko. At saka pinyones. Na ano, yung parang mga ano po to. Mga buto-buto na ano po to. At nandito rin po yung ating ensalada, yung ginawa ko kanina ng mga damo-damo. Yan. Damo po na ano. Kaya umpisahan po na natin na magkumain. Ito muna ang ating karni na isa-isahin ko lang lumaki. Ito muna. First plate. Ayan muna. Kasama na po yung kanyang sauce. Ano? Yan. Yan. Masayo. Yan. At yung sa akin. Sa akin po, hinahanap ko yung medyo malaki. Yan. Siyempre, di mauli yung ating chef. Na, ano na. So, may mga natira po dito mga sauce niya. Yan. Para po sa mga, ano yun po yan. Sige po. Ayan po. Kakain na po tayo. Kain, kain. Dito na pa naman tayo. Kain po tayo, guys. Lagyan ko muna ng dressing yung aking salad. Sabaw ng nilaga. Pakita mo mo. Ay, ay, ay. Sabagang nakalagay na yung pinag-station ng ginamit mo dito, ating sinulod. Oo. Kuha na ng may gusto. Kuha na ng ano, dito naman. Para hindi na maabala yung ano natin. Oo, kanatawa rin ng kain. Kain ng kain lang. May bowl naman, hindi mo nilagay sa bowl. Yan. Wala ng bowl yan. Sa tiyan na lang, direkta. Wala ng karne. Ngayon po, walang kanin. Kasi tama dito sa ating damo. Aray ko. Naumur saya. Eh, dia tetap balayari na eh. Kabigatan na nawa na. Naubus ka agad. Tama-tama yung lumutunan.
po kitong buto ng granada katerula, matamis na. Sasabog sa kanya yung granada. Sasabog sa kanya yung niyo nilagyan ng aton ngayon. Okay na. Okay na. Yung aton pa natin, hindi pa nahuli. Yung aton nilagyan ng baka. Sabang mo bla. Ayan ka ma. Masarap yung pako sa atin. Pako. Baka di ko ang pako. Kaya yun. Wow, yung pako. Talang tabatay. Bakras sa Ilocos, pako. Ay, ano yung pako? Yung kulot-kulot na ganyan. Hindi ko anay. Ah! Tab-tabukol. Ito. Amo, hindi tab-tabukol. Malaksida no sa balik tab-tabukol yun. Ano di baboy? Sa amin, puantong. Puantong? Pagkain na lang di baboy, jay ang ito dito. Ang ito yung kalkalunay. Huwag. Dito pinag-training ko sa manapag-apay. Kung kuma. Si dada mata, kumapata. Dagite. Ano, hindi katulad ng mga
iba na talagang direkta na bang, pinakain nila na sili. Yan yan yung magandot ni sili hindi, yan yung bagbag. Ulang ko yung tinatawag nilang ano, granada. Granada? Sasapog din yun, oh. Granada na fruta. Tara pa, kombinasyon niya. Dahon ng pa. Dahon. Salad natin. Yan ang ano, pagkain ng kabayo. Dahon-dahon na rin. Dahon-dahon. Yung robot, sa atin naman mga dahon-dahon, talagang binuluto sa may sabaw. Ganyan dito, sakat natin. Yung manok na din ko mo tinuloy. Nako. Tapos pa yung isa sa sob. Sabi kulang lang eh kulang. Wala na eh ano. Wala na din sa. Guys, medyo ano. May parte na hindi malambot dito sa baka dahil ano yata yun. Masyadong matanda na yata itong baka na ito. Mas matanda kaya ito sa lulok ito. Hindi mo pinresure cooker. Pressure cooker. Naka-pressure cooker na nga. Ano na? O saka, ilang minuto na? Oo, sinubrahan ka na. Kanina na, parang akala ko, durog na. Patigat pa pala. Sabaw na! Sabaw! Tama lang yung asin niya. Kaya nga sabi ko eh, merong katandaan na itong kami ng baka. Bakit nang kinuha ko pa din ang malambot? Oo, may mga iba. Malambot nang kinuha ko muna ng ina. Tulad dito, itong kanyang yung mga buto-buto. Yan. Halata mo na matigas kasi hindi pa masyadong naalis dito sa dumikit dito sa buto niya. Pero ito, luto na to dahil kung naalis na eh. Yung ating hamon, ating hamon. Nabalita mo yung sa Kirol, yung balita sa Makati? Marikina. Marikina? Yung mga kababayan natin. Marilsa. Ito. Ito sa Marikina.
kasama San Mateo, mga ganyan sa Marikina. Bababa kasi yan. Pero, halos ano na rin yan. Pare-parehas na dyan. Ginagawa ka, nagsiswimming mga bata eh. Siyempre, mga bata yan, mother. Mga bata. Talagang hindi nila alam yung mga nangyayari pa. Pero, delikado rin yung gano'n dahil hindi nila alam kung may butas yung... Oh. Dahil hindi mo naman nakikita. Mamaya may butas, biglang sila umapak, bigla na rin malulunod yung mga bata doon sa... Oo. No. Sa Maynila, doon sa... Gusto ko pa rin ang sa... Sa bagay, pag ano... Sa ganun na baka, hindi na rin problema kasi yung butas dahil yung butas napuno na ng tubig. Kaya hindi na rin mahihigot ng bata yun. Hindi na mahihigot ang tao dahil ano eh, puno na ng tubig eh. Siya kaputik na yun. Oo, napuno na ng tubig na yun. Malakas din ako sa Pangasinan ng Monte dahil pinakita ni Henry yung mga punong kaya siya no, sa Pangasinan, sa... Diyan siya baba niya? Hindi sila na konti, hindi ka dahil sa Maynila. Number 2 at sa Tarla. Ito sa... Paano? Kasi naman yung, ano eh, yung pag-ulan ng bagyo, eh matindi yung binuhos niya ng tubig. Kaya yun din ang pangit, kahit na walang masyadong malakas na hangin kung... Kiroli eh. Ano? Si Rudy. Typhoon. Ay, ano ba yun? Si Tukayo. Ayan nga. Nagsabay. Sa pangalan ni Kitin Rolly yung... Ano ng mga bahay. Kitin Rolly. Pero itong ano... Police is... Tubig ang talagang bumanak. Ang dumagsa. Si Rolly, wind. Hangin. Ewan kung bakit... Nagkagano'n na napakalupit na ito kayo Rolly, mabait naman ako, bakit masulit sa Rolly? Baktik kami na ito. At saka, well, nag-prepare yung mga tao doon sa bagyo na yun. Ito talagang linagyan lahat-alat ng mga bubong nila na pabiga. Oh, eh, hindi nila na napagkanda itong si Ulysses, yung ito palang... Kahit nakahanda yan, ano, kung ganyan na ano, tubig ang kalaban mo, wala. Kasi sabi nila kayong hangin, kaya yun. Grabe. Yung tabubong, mga... Yung mga tao, dyan sa ano. Tabubong sila. Oo. Yan nire-risky yun. Na meron yung tulay eh. Pero ewan ko kung saan tulay yun na... Ano? 22 feet nang inabot sa sa taas ng tulay. Okay. 22 feet. Hindi ko nakita yun. Okay, 22 feet. Mother. Samantalang yung pinakam... Tapos, increasing pa. Samantalang kung... Lalim na nun ha? 22 feet, lalim na. Oo. So, yung capacity yata ng... Yung parang taas yata ng tulay, nasa 24 yata eh. Dahil nung... Kay Undoy yata noon eh, sinabi na umabot ng 23. Alam ko saan ang Undoy. Alam ko saan ang Undoy. Mataas na yun. Matindi, itong pasok ng 2020 sa atin. Ang daming. Kahit sa lugar po, kahit sa bansa, matindi yung pasok ng 2020. Sabi nila, mabuti nga sa mismong... Sana po guys, makarecover na po tayo lahat. Yan, sa mismong ligasun ng Pilipinas ang pinanggalingan yan. Pero kung galing daw sa labas yan na ano, Pilipinas, mas grabe daw yan. Marami tayong... Katulad yung role, hindi naman galing sa atin yan. Pwera yan eh. Okay. Well guys, kami nabusog na naman po at tapos na naman po kami kumain. Kaya dito na naman po tayo natin tatapusin yung ating video sa ngayon. At
maraming salamat po ulit sa inyong panonood. At sana po nagustuhan niyo na naman po yung aming niluto. At sana nakapagbigay na naman po kami ng konti kalamang idea po para kung paano magluto at kung paano gawin yung mga gusto nating lutuin sa ating bahay na kahit na wala tayong kompleto na ingredients, ano po. Kaya sa inyo pong lahat, sana mag-ingat po tayo palagi at sa mga naapektuhan po ng bagyo, pagkasan na lang po natin na sana matapos na lahat at makaamon tayo ng pag-ihawa at sa madaling panahon. Ano po. Yan lamang po at ingat po tayo palagi. Thank you very much, Rico. God bless! God bless!